guys, welcome back to another vlog. So it's our last day here in Taipei, Taiwan. And for today's vlog, maglalas hura tayo. Pumunta tayo ng Shilin Night Market at magfo-food trip tayo, guys. Last hura for this trip is food trip. For sure, may mga foods pa tayong hindi na-try, no? Kasi nung nag-food trip tayo sa Rauhe Night Market, though medyo marami naman tayong na-try noon, pero madami pang foods ang ino-offer ang Taiwan, guys. Kaya try natin yan sa Shilin Night Market. So, nandito ako sa baba ng Taipei 101. Kakatapos lang natin umakyat doon. Pero nasa previous vlog yon. Kung hindi nyo pa napanood yun, guys, punta lang kayo sa playlist ko na Taiwan 2023 and makikita nyo yung iba pang mga Taiwan vlogs natin. So, ngayon, sasakay tayo ng train going to Jantan Station. Kasi itong baba nito is Red Line. Connected naman na siya dun sa station kung saan tayo bababa para makapunta ng Shilin Night Market, which is the Jantan Station. So, tara, baba na tayo at mag-MTR. Mag-MRT tayo. That's the Taipei 101. Ayan. Oh guys, may choir din pila dito sa Taiwan. No? Dito na tayo sasakay. Taipei 101 World Trade Center Station. This is the exit 4. So, let's go. Sakto pala yung punta natin, guys, no? Lantern Festival dito sa Taipei, Taiwan. Yan na, baba na tayo sa station. Yan na, let's go. Dito tayo to Tamsui, guys. Kasi papunta tayo ng Jantan, eh. Ayan, nandito tayo sa R03. Pababa tayo ng R15. Huwag kayo malilito guys ha, kasi may R16 Shilin eh. Pero ang sabi sa Google, mas malapit daw yung Shilin Night Market sa Jantan Station. R15. Okay, and then train. Maganda rin ang mga trains dito sa Taipei guys. Tsaka yung station, ayan. Let's go! We're here na at Jantan Station. Yung Taipei Metro pala guys, meron pa lang nasa ibabaw. Ang buong akala ko puro ano siya, subway. May moment na aakyat na siya sa ibabaw. Tapos yung mga sumunod na stations, ibabaw na. So itong Jantan, ibabaw na siya. Tapos pagbaba nyo, usually may mga ganitong guide oh. Nakalagay kung ano yung mga tourist destinations na malapit dito sa station para malaman mo kung saan kayo exit. Ayun, Shilin Night Market, 100 meters ang lakad. O, di ba? Ang galing, guys. Okay, nakalabas na tayo ng station. According sa map, 100 meters lang yung lalakarin natin going to Shilin Night Market. Ang lamig dito, guys. Chinek ko yung weather. Sa weather up, 15 degrees dito. Ang ganda naman dito sa Shilin, guys. Sobrang chill lang. Tignan nyo, ha? Ayan, o. Di ba? Parang everything so peaceful. Ang chill lang. Mga nagbabike, bumotor. According to Google, diretso lang daw tayo dito, tapos kakaliwa. Ito yung station, no? Ang ganda dito, ang peaceful sa Shilin. Parang kung dito ka nagko-condo, no? Ayan, no? Parang sobrang peaceful ng lugar. Pagbaba natin ng station, magsi-CR sana ako guys. Kasi tinatawag ako ng inang kalikasan. Pero guys, alam nyo ba yung CR, yung kagaya ng pinakita ko kanina, na yung toilet niya is hindi katulad nung sa atin. Yung toilet niya is naka-squat ka. Hindi ko naman kaya nung ganun. Kaya, ayun, di na ako nag-CR. Natawid na tayo. Ang lamig talaga. Yung coat ko guys, hindi ko na sinuot. Kasi nga naging pake na ako ng maleta, di ba? So nilagay ko na siya sa maleta. And kaninang umaga naman, di ba? Nasa 21 degrees na. So yung 15 degrees pala guys, ang real feel niya ay 12. Kaya pala mas malamig. Guys, ayan na ang Shilin Night Market. Ayan. Konting lakad lang. Ayan lang yung station, no? Sa kanto niyan. So 100 meters nga lang guys.
Kung ayaw nyo maglakad, pwede naman kayo mag-taxi from the station. Mura lang din naman mag-taxi dito. Pero kung gusto nyo mag-exercise, lakarin nyo na lang guys. 100 meters lang naman. Kahit dito guys, Hot Star yung unang pinipilahan. Oh. Pero dito muna tayo pasok. Kasi dito yung may arco. Ayan, Shilin Night Market. Ang galing nito guys. Oh. Manguhuli ng shrimp. Susungkitin mo siya. Pag nasungkit mo, yun! Yay! Pag nasungkit mo sa inyo na, parang ganun. Ah, okay. Nalalaglag yung hook pag masyadong mabigat. Ayan, dalawa na kunin niya. Ay, pag nakuha, itusukin agad guys na si ihawin doon. Agad-agad. Ayun o. Nashook naman ako doon. Pag nakuha mo, tutuhugin agad yung hipon, tapos ihawin agad. Parang ayoko nung ganun. Siyempre ikaw yun ang huli, di ba? Parang nagkaroon ka ng personal attachment. Char! Ayun, so yun yung ganyang activity guys. Wow, boneless chicken feet. Ito. Medyo mahal nga lang guys, $150. Ito parang mga pellet games. So babarilin mo yung mga balloons. Ganito pala dito, no? Kaya pala parang nung sinabi ng Taiwanese friend ko, mas local daw yung vibe doon sa Rauha kasi dito. Kasi dito parang more on ano siya, pang turista. Ganyan, mga games, ganun. Asan na yung mga food? Ba't parang puro games nakikita ko, guys? Sige, tignan nga natin sa baba. Nakalagay basement 1 eh, food court. Tapos basement 2, parking. Ah, pwede pala mag-park dito. Ah, okay. Ganito pala siya, guys, sa ilalim. Para siyang food court style pala. Oo, ito nga yung napapanood ko sa ano, sa ibang vlogs. So, ayan, no, shrimp fried rice, 90. Fried tofu, omelette, braised pork on rice, juice dumpling, wonton noodles. Ito, maraming kumakain. Ano to? Chicken chop. Ah, okay. Parang western food. Kasi mga meat, ganon. Ayan o, T-bone, tenderloin, pork chop. Ah, okay. Ganito pala ang ano, food sa Shilin, guys. Sige, iputin pa natin dito. More on ano pala siya. Parang restaurant type or karinderia type, no? Kung iahalin tulad sa atin. Hi! Ayun, ang dami nilang menu guys, so. Okay, may barbecue din. Ayan. Ang dami! Grabe. Teppanyaki, guys. So, yung lulutuin sa harap ninyo yung food. Oyster omelette. Ayan o, oyster omelette. Oyster thin noodles. Tsaka ano guys, reasonable yung mga price nila ha. Tingnan mo o. 30 lang yung rice, yung noodles 60. Risotto chicken. Crab, may crab sila. Oh yeah, fried rice. Crablet. Crispy. Oh, may beer din sila. Taiwan beer. Oyster. Oh, tignan pa natin dito. Xiaolongbao. Oh, meron ding mga bilihan ng juice. Grabe, ang daming kainan dito. Squid thick soup. Oyster omelette din. So another teppanyaki. Lulutuin sa harap ko yung pagkain. So ito, parang ganun din. Parang same sila guys, no? Nang ino-offer na paluto style. Pero mura lang din. Ayan. Nakaakyat na ulit tayo guys. So dito sa taas yung parang market talaga. Bilihan ng mga souvenirs, pasalubong. Tapos games. Ayan. Ang cute ng doggy guys, no? Shiba Inu. Ay, ang cute. Tingnan nga natin yung gilid. Frog eggs guys. Itlog ng ano? Palaka, ganun. Kaya kinakain dito.
Ito yung Hot Star. Diyan tayo bibili niyan, guys. Nakakain na tayo niyan nung nakaraan. Ito naman ay milk tea shop, juice, ganyan. Ito parang teppanyaki style din. Ito naman, ano to? Sizzling. Kasi may mga sizzling plate. Ayan. Ito, ang laki naman sausage dito, guys. Sausage. Gabi. Tapos dito sa gilid, wala na masyado, no? So dito papasok ulit ng basement 1. Diyan yung pababa ng food court. So yan ang kabuuan, guys, ng Shilin Night Market. It's actually not what I expected. Kasi ang in-expect ko, guys, katulad siya nung sa Rauha Night Market na nasa street ka, tas more on street foods, ganyan. Dito kasi, nasa isang establishment siya. Tapos nasa baba, food court style. So hindi kayong tipong ito muna yung kakainin mo sa isang tendahan, next, iba naman, ganon. Ganon yung in-expect ko kasi ganon yung na-experience natin sa Rauha, diba? So hindi pala siya ganon. Maganda dito kung group kayo, tapos gusto nyo makatikim ng malamihan, pwede kayong kumain sa restaurant, tapos order kayo ng mga maraming mga squid, shrimp, crabs, na xiaolong bao, ganyan. Kasi nakita nyo naman yung price, reasonable naman yung price sa baba, diba? Kaya parang sulit din naman. Yun nga lang yung atmosphere, hindi ko lang gusto yung atmosphere, honestly, kasi nga nasa underground siya, tapos it's like a food court style, calendaria style dito sa Taipei. So parang for me, kung papipiliin ako, pag the night market, and we have to choose kung Shilin Night Market or Rauha, doon tayo sa Rauha, guys. Kaya pala, nung last time na nandito ako, 2019, sinabi ko na yan sa friend ko na Taiwanese, sabi ko, I wanna go to Shilin Night Market, kasi nga, hindi ko pa alam yung Rauha. Kapag nag-search ka kasi sa internet, ano yung sikat na mga night market dito sa Taiwan, yung Shilin yung isa sa mga lumalabas, diba? And, I mean, yung Shilin yung nasa top, parang pangalawa lang yata yung Rauha Night Market. So, nung sinabi ko yun sa friend ko, sabi niya, ano, I will bring you to Rauha Night Market because it's better there, sabi niya ganon. Yung pala yung ibig sabihin niya, na in terms of, if we want to experience a local experience talaga, parang mas okay sa Rauha. Nakita niyo yung vlog natin sa Rauha, guys, diba? As in, local experience yun, nasa gitna ng daan, sa gitna ka ng daan, kakain, ganun. I don't wanna say na I'm disappointed, no? Pero it's just that, hindi ko lang siya in-expect na ganito. Oo, parang ang taas lang ng expectation ko. Ganun. Kaya, ayun. Okay lang naman. Pero, I chose na hindi na lang muna kumain sa baba. Kasi nga, hindi ko type yung atmosphere, guys. So, parang kulob na medyo madilim. Maybe because maaga pa, wala pa masyadong tao, hindi pa lahat ng tindahan bukas. Kaya ganon. Pero siguro mamayang gabi, ayan, pag marami ng mga turista, mas mukha ng alive yung sa baba. Mas bukas sa yung mga tindahan and mas marami ng tao. So, ayun guys, pasensya na kayo. It's not all the time na nasasatisfy yung mga gusto natin. And nami-meet ang expectation natin. No, at least, nabigyan ko na kayo ng idea, no? Kung first time yung pupunta dito sa Taiwan and you have very limited time here, and you just have to choose one night market if you're gonna choose Shilin or Rauha. Ayan, kayo na mag-decide kung saan mas gusto nyo. Pero ako, if you're gonna ask me kung saan, katulad nung nirecommend nung Taiwanese friend ko, go to Rauha. Kung hindi nyo pa napanood yung vlog natin doon, guys, puntahan nyo lang sa Taiwan 2023 playlist natin. May vlog tayo sa Rauha Night Market. Parang gusto kong kumain ng original black pepper sausage. Ang ating favorite. Oh, ayan yung bibili natin, guys. Para siyang sticky rice daw eh, you know. Taiwanese sausage with sticky rice, $65. Let's try. Oh, diba? Ganito na pala siya, guys, pag binigay. Nakaganyan na. Tapos, ipupush mo lang sa ilalim. Isusqueeze mo lang sa ilalim para umangat. Ayan, oh. Let's try. Ang init. Yung sausage is same. Yung sticky rice, bago sa panglasa ko, guys. Parang di ko type yung sticky rice. Sa paha. Sa paha. Let's give it a chance. Well, hello. Thank you. Magay ka. Hi. Yeah, meron na tayong follower dito. Sa Shilin Night Market. Okay, sa paha. Let's give it a try na ma-redeem ng sticky rice yung sarili niya.
Yeah. So-so. Siguro mga 7 over 10 ganun. Hindi ko type yung sticky rice. Pero yung sausage, sarap. Okay, so nandito ako sa isang local place. Sa tabi lang nung Shilin Nightmark. And, order ako guys ng stinky tofu. Kasi naisip ko, hindi pa pala tayo nakapag-stinky tofu sa trip na to. And parang nasabi ko yata sa Rauhe vlog natin na itatry natin yung sa susunod. So sige, itry natin. Ang sistema dito, pagka-serve sa inyo, bayad agad. Ayan na guys, ang ating stinky tofu. Thank you. Thank you. Okay, it's high time. Now we try ang stinky tofu. By the way, this is not my first time to eat this, guys. Nakakain ako nito nung last Taiwan trip ko nung 2019. And masarap naman siya. Yung amoy lang talaga niya ang, ano guys, unpleasant. Ganun, ang baho talaga niya. Pero pag kinain mo naman, let's try. Kaya, lasang tofu naman siya guys. Pero yung lasa nga niya, may mabahong lasa nga talaga. Ba't kaya ganun? I-search ko nga. It's fine. Alam nyo guys, sa una lang naman talaga siya mabaho. Pero pag naano mo na, nakain mo na yung una, tapos sa pangalawa na, medyo okay-okay na. Masarap na siya. $60 pala binayad ko dito. Okay siya pang merienda. In fairness, masarap siya guys. I almost finished it. Dalawa lang natira. Diba? Eh parang 10 yan, so 8 na kain. Masarap siya guys, mabaho nga. Yeah, pag kinain mo siya sa una, talagang paano ka. Pero yung sa mga sumunod, masarap na. Hashtag JM recommend. Sige, try nyo. Oo nga, kasi andito lang kayo sa Taiwan, diba? So, why not try their signature delicacy. Ayan, dito tayo kumain guys. Oh, may picture pa nung makalumang palabas, diba? Ayan, dyan siya. Stinky tofu! Sarap! O, diba? Buti na lang nagtry tayo. Sa una, hesitant ako kasi ang baho talaga niya guys. Pero nung tinry na, yeah, masarap siya. Ito, meron ditong frog egg. Sige, try natin tong frog eggs naman guys. Let's be adventurous. O, diba? May ano? May picture ng frog. Sige, try natin. One please. Small. Ito. Ayan, inumin siya. Ayan na. Frog eggs. Sheshe! 55. So, 45 ang isa, guys. Yan na! Frog eggs! Okay, tikman natin ang frog eggs, guys. Frog eggs the drink. Masarap lasang lime. Nung tinignan ko, sabi ko, ba't palang may galamay? Pa second look ako. But yeah, masarap guys. Ano siya? Para siyang lime drink, lemon drink, gano'n. Sarap. Refreshing. Malamig. Masim-masim nga eh, dahil sa lime. Eh. But I like it. Hashtag JM recommends frog egg drink. Hindi man siguro ito lalaki sa chan natin, di ba? Crazy. Sige, tabi muna tayo dito at medyo nasa daanan tayo. Haba ng pila ng hot star guys. Okay, lakad na tayo pabalik, guys. Nag-enjoy naman ako dun sa stinky tofu. Kasi, di ba, dito mo lang makakain yun. Tsaka itong frog eggs na drink, dito lang din. So, at least may na-try tayong bago, di ba? So, ayun, balik na muna tayo, guys, sa hotel natin. Oh, guys, ito naman yung route map ng train system ng Taipei. Iba't ibang colors din siya tulad nung sa mga ibang countries. So may green line, blue line, red line, yellow. Ay wala palang yellow. Ah meron, ayan, yellow, orange, brown, pink line. O diba?
Marami siyang lines, no? Pero yan, may mga lines din na magkakakonect-connect tulad din nung sa ibang countries. Amazing talaga yung mga ganito ng ano, no? Ibang bansa. Soon, magiging ganito rin ang Philippines! Okay guys, nandito na tayo sa Taipei Main Station. Nasa sobra ko na aliw sa pagsiselfon, hindi ko na malayan. Taipei Main Station na pala, kaya bigla akong buwaba. Anyway, i-end ko na itong vlog na ito guys. Sana nag-enjoy kayo. So, i-end ko na itong vlog dahil pupunta tayo ng Taipei 101 ulit sa area na yon. Dahil gusto ko ma-witness yung Lantern Festival. Kasi sakto, last day na ng Lantern Festival ngayon dito sa Taiwan. So, before I end this vlog, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankish on Facebook and JM Sir 24 on Instagram. Nasa TikTok na rin ako guys at jm.bankisyo. Kung nagustuhan nyo itong vlog na ito, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Taiwan vlog. Bye!